Sa gitna ng tensyon sa gera ng Israel at grupong Hamas, nakatakdang magtungo roon si US President Joe Biden sa Miyerkules. Grupong Hamas, iginit na hindi sila natatakot sa ikinakasang ground invasion sa Gaza Strip. Yan ang ulat ni Joy Salamati. Sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo na Hamas, inanunsyo ng Estados Unidos ang pagbisita ni US President Joe Biden sa Israel. Ito'y pagpapakitaan nila ng buong suporta at pakikiisa ng Amerika sa Israel. Inaasahang makikipagpulong si Biden kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang lider sa Israel. Sa gitna naman ng bakbakan, iniulat ng Israel Defense Forces na napatay ng kanilang puwersa ang head ng General Intelligence ng Hamas sa Gaza Strip. Kasunod ito ng inilunsad nilang airstrike na tumama sa isang kalsada malapit sa Rafah border crossing. Ayon pa sa Egyptian military, natamaan din sa pag-atake ang Relief and Works Agency warehouse ng United Nations sa lugar. Lumabo naman ang posibilidad ng ceasefire na inaasahang magbibigay daan sana para sa paghatid ng tulong sa lugar, gayon din sa mga dayuhang passport holder para makaalis sa Gaza. Mas tumindi pa kasi ang pag-atake ng Israel sa Gaza sa magdamagan, kasabay ng mas lumalala na ring humanitarian crisis sa lugar. Sa kabilang banda, iginiit naman ng Hamas na hindi sila natatakot sa ipinaplanong ground invasion ng Israel. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, nakahanda na ang kanilang panig para rito. Kasabay nito, naglabas ang Hamas ng video ng isang babae na kabilang sa mahigit 200 bihag nito. Ang 21-anyos na babaeng hostage ay kabilang sa mga dinukot noon sa music festival noong araw na isagawa ang surprise attack. Nagbabala naman ang Iran na kung itutuloy ng Israel ang ground invasion ay posibleng lumawak pa ang kaguluhan sa rehiyon. Malaki rin anila ang posibilidad na marami pang madamay sa gulo. Ang Egypt naman, sinabing hindi nakikipagtulungan ng Israel sa paghahatid ng tulong sa Gaza at paglikas ng ilang sibilyan. Anila, bukas naman ang kanilang Rafah border na maaari sanang maging daanan ng supply para sa mga nasa Gaza. Pero hindi anila magamit ang daanan dahil sa nagpapatuloy na airstrike ng Israel. Nakatakda namang magtungo sa Middle East ang aid chief ng United Nations para tumulong sa mga isinasagawang negosasyon at pag-uusap katuwang ang Israel, Egypt at iba pa. Sa ngayon, papalo na sa mahigit 2,800 ang namatay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Joyce Salamatin para sa Bayan.